40 ibon ang nakatira sa bahay ng isang pamilyang nakilala namin mula sa Pasig. Pero walang basagan ng trip, doon sila maligaya eh. Parang zoo ang kanilang bahay. Meet the Morillo sa Pasig sa Piling ng Mga Ibon. Alam nyo, sa mga panahon ng kadiliman at kalungkutan, ang mga ibon na itong makukulay ang magbibigay ng ngiti at pag-asa. Tuwing umaga, ganito lagi ang mga eksena. Super clingy ang kanilang mga birdie. Good morning, mga birdie! Mga kapatid, mauna na tayo! Good morning! Hanggang sa pagkain, lahat sila salo-salo. Ganito nagsisimula ang araw ng pamilya Morillo sa Piling ng Mga itinuturing na nilang pamilya, ang mga alagang ibon. Mas magulo, mas masaya. Umaga pa lang, nakaka-good vibes sa mga. Pero pagkatapos ng kainan, eto na ang siste. Umaatikabong ipot dito, ipot doon, ipot everywhere. Kaya bawat miyembro ng kanilang pamilya may tissue nang dala sa bulsa. Yun nga lang, yung hirap, maglilinis ka ng puko kasi hindi naman siya malansa, hindi mabaho. Karamihan sa kanilang mga alaga, mga loro o parrots. At lahat sila ay may pangalan pa. Si Kelly! Si Ori! Come here! Pero alam nyo ba, may daily routine din ng pamilya Morillo kasama ang kanilang mga flying pets. Mapapasana all ka sa sweetness overload ng dalawang budgie parrots na ito habang nakikijamming sa pagkanta at pagpiano ni Neil at ang kanyang girlfriend. Isang beses nga, tungkol sa ibon yung kinakanta ko, Blackbird ng Beatles. Lahat sila parang sumasabay habang kumakanta. Ang mga medyo moody pero brainy na mga blue and gold macaws naman, abay todo tuto kay Ken sa paglalaro ng games. Ako po, yung gusto ko po is yung nag-aalaga po ng mga hindi po tamed na ibon. Mas, para po sa akin, mas challenging. Mas kagaya po nito, hindi po siya masyado nahawakan ng iba. Parang sa akin lang po siya naging tame, sumusunod po. Fitness coach naman ang peg ng Eclectus Parrot na ito. Habang nagwo-workout si Jean ay nakiki-treadmill pa. Si Yoshi kasi medyo special siya, hindi siya nakakalipad eh. Kaya sa paglilakad lang siya bumabawi. Sa panunood ng mga cartoon sa Netflix, nagbabonding naman ang mga Ducorp cockatoos kasama ang bunsong si Sean. Paglaro ko po yung palagi sa umaga kasi bawal po ako mag-iPad sa umaga. Nakikidate din ang mga parrot at nakikishot pa ng wine habang may swimming date sina Daddy Ronnie at Mommy Maribel. Ang sosyal nila, di ba? And so the ultimate challenge of loyalty and love from the parrots to the family, papalipa rin nila ang kanilang mga loro, okay? Apat yan na papalipa rin ang buong pamilya. And tignan natin kung babalik sila. Ready? Get set! Fly! Wow! Look at them! Wow! Oh, yung isa bumalik na. Okay, success! And here are the two others. Yay! Palakpakan! Nagbalikan silang lahat! Ang free flight ay ang malayang pagpapalipad sa mga alagang ibon sa open area. 2, 1! Medyo scary ito kasi minsan may mga alaga sila na hindi na rin nakakabalik. Bye. Ayan na siya. Bye, Chan. So bakit inyo pinapabayaang lumipad?
Dahil po, ito po yung test ng loyalty ng mga ibon natin. Dahil simula bata sila, is hunted na nga namin sila. Sobrang rewarding ng pagbalik nila sa atin. Dahil nga, yun talaga yung ultimate goal natin na mapalipad sila ng malaya kahit mga pet natin sila. At ang pinakamaligayang ibon ay yung nakakalipad. Opo. Right? Tama po. Best life, even for the birds! Okay. Hi! 2013 nang magsimulang mag-alaga ng ibon si Maribel. Mula isang pares, ngayon 40 na ang kanilang mga alagang parrots. Maribel, sa lahat ng bagay o hayop na pwedeng alagaan, bakit ibon ang napili mo? At parrot in particular? Yeah. Kasi po, yung pamilya namin talagang pet lover. Pero yung mako kasi, kakaiba siya eh. Yung mga kulay niya kakaiba. So, dati collector ako ng mga bags na iba-ibang kulay. Pero ngayon parrot, yung nagustuhan ko. From bag to parrot? Yeah. Ah, layo ah. Pero yung kulay niya kasi, parang nakakatanggal ng stress. Miyembro ng Majestic Wings Philippines ang pamilya Murillo. Samahan ng mga diehard parrot lover. Advokasya nila ang turuan at gabayan ng mga kabataan at mga tao na kumalinga at magmalasakit sa mga ibon. Ang goal ng Majestic Wings ay paramihin ang makukulay na parrot sa himpapawid, hindi lang sa mga cage, kundi sa loob ng mga bahay at kasama ng mga owners nila. Kahit sabihin may kamahalan ng pag-aalaga ng mga ganitong parrots, bawi naman daw sila sa ibinibigay na saya at good vibes ng mga ibon. Makita mo yung mga kabataan, lalo-lalo na pag nasa pre-flight site kami, yung dumapo sa kanila yung mga parrot, maganda yung makita nila, yung ma-experience nila yung ganda ng parrot eh. Parang mga babies naman kung ihalin tulad ni Dr. Romulo Bernardo ang mga parrots. Tulad ng Murillo family, teenager pa lang siya nang mahilig ding mag-alaga ng mga ibon. Matalino sila, just like dogs. Na alam nila kung ano yung sinasabi mo na ang kuwento, hindi naman yung word for word eh. But they were able to evaluate yung kung sinasabi mo at na nakaka-react sila accordingly. Parang monkey yan eh, doon sa parrot world. Kasi yung paa nila, parang kamay. They can manipulate objects using yung paa nila at saka yung beak nila. Hindi lang daw matatalino ang mga parrot, sabi ni Doc. Best actor din sila. Magaling mag-save ng pera. Magtanim ng halaman. Sports-oriented din. Tumatahol din minsan. What? Wings. Tumitilaok pa. Pak, 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 pak. Pabibo din. Bless. Say hello. Hello. Pero paalala ni Doc, dapat ding isaalang-alang ng mga nag-aalaga ang kanilang kalusugan. Bawal daw ang may allergy. Kung merong allergic reaction, pag merong allergic reaction yung tao, kasi yung ibang parrots, nagpo-produce sila, or cockatoos, nagpo-produce sila ng powder. So, kung allergic ka doon, hindi po pwede. Kung may asthma, make sure alam mo kung may asthma yon. So, away naman yung alaga doon sa ano, wag siya, hindi mo pwedeng palapitin. Hindi naman daw labag sa batas ang pag-aalaga ng mga parrot. Basta't may sapat na dokumento at mula sa mga legal na mga nagbebenta. The more dumami yung mga tao na nagkikir, nag-aalaga, at nakakatulong sa conservation, the merrier and the better para doon sa wild one. Sila yung ambassadors eh, nung kind nila doon sa wild counterparts. Maswerte na nandito sila, naalagaan. Paano yung mga na wild na hindi naman napuputol yung mga kanilang tinitira? Sino to? Si Mia! Si Bella! Para sa pamilya Murillo at kapwa nila nahihilig sa pag-aalaga ng makukulay na mga ibon, hindi lang trip ang lahat ng ito.
Sabi nga ng isang kanta, ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kukupas, kaya huwag na tayong malungkot. Dahil sila pa lang, sapat na para tayo ay mapangiti. Hello!